Nang sinasabi nga natin, panahon ni Marcos, di ba? Martial law. Martial law yun, ha? Yeah, oh. Nagpatupad ng curfew, di ba? Oh. Parang sinisino. Ngayon, kinakarpyo rin, mga bata naman. Okay yun eh. Wala namang problema tayo dun sa mga pagpapatupad bata ng curfew. Eh, ba't may bayad? Ba't may multa? Pag nahuli, pag mumultahin na malaking halaga. Oh, eh, samantalang kay Marcos, martial law, wala namang multa. Mag-community ano? Ha? Mag-ano ka ng mga damo? Hindi, habang na sila. At saka ang mahirap ngayon, ito, Carmen. Oo. Yung mga pagpapatupad nila ng batas na hindi pinag-iisipan. Nakita mo nangyari sa GCTA? Oh, nagsarili. Gumawa ng sarili nila mga IRR sa sarili nilang interpretasyon. Kaya nagkaloko-loko. Kasi nga, yung tulad ng sinasabi mo, korupsyon, ang nasa isip nila, yun. Kung paano kikita sila doon sa gagawin nilang batas. Hindi na, yun. Na una yung sa MMDA, iba? Ano? Hindi pa ba nahalata ng presidente yun? Oh. Dapat meron mga taong nagsasabi sa kanya na Mr. President, hindi pwedeng walang solusyon sa problema. Ang Diyos ba nagbigay ng problema na walang solusyon? Percy, kung ang pagbabatayan natin ay yung mga nakapaligid sa ating Pangulong Duterte, ano ba nakapaligid diyan? Linta? Magkakamali tayo dun eh. O lintik. Linta na lintik pa. Kasi, alam mo, kahit yung pinakamatapat na kaalyado mo, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Diba? Hindi. Dapat sa tinagal-tagal, ilang taon na yung mga nandyan sa MMDA na yan, si Danny Lim. Wala naman napatunayan yan eh. Ba't di natin palitan? Ang daming mga merong naglalayon dito na tumulong, lalo na naniniwala kay Presidente Duterte. Kaya sila nagagalit eh. Di ba? Uh-huh. Ang dami namin dito, naniniwala kami sa mga... Sa palagay mo, sa mga layunin mo? Sa mga... Sige nga, kung meron kang nasa isip, sino ang pwedeng ipalit kay Danny Lim? Hindi nasa isip. Sila may isip eh. Sila pumili. Kahit naman sabihin natin kung sino, hindi naman nila ilalagay. Eh, halimbawa, ikaw, ilagay kita. Kasi, sabihin ko, ba si Carmen, lagayin nyo. Ilalagay ka ba nila? Hindi. Siyempre, kung sino yung ano, di ba meron nga... Kailangan, maglalagay ka. Este, ano, maglalagay sila ng taong diba, ano. Di ba sinasabi, position for sale? Oh, oh. Di ba? Lahat ng bagay for sale. Yun ang sinasabi natin. Bakit ang batas, pwede bang, hindi ba pwedeng makapagpatupad ng batas nang walang katumbas na multa? Hmm. Di ba? Isipin mo, mumultahan mo yung mga bata, yung mga magulang. Ha? Eh, ang hihirap lang yan eh. Kaya nga nagpapalaboy-laboy yung mga anak eh. Ganon. Anong katarantaduhan yun, di ba? Hindi, kasi kasama rin yun eh, yung multa. Para makaiwas sa multa, siyempre, huwag kang dumabag. Oh, di ba ganon? Hindi, pero, bakit nung panahon ni Marcos, walang multa, pero sumunod ang tao? May community service. Hindi, nakarpyo ako 2 oras eh. Oh, 2 beses eh. Oh, anong ginawa sa'yo? Oh, pagbubunutin ka ng damo. Oh, yun na nga. Community. Doon sa kampo. Oh, kampo. Sa loob ng kampo. Hindi, dapat ngayon, hindi lang sa kampo. Saan? Dapat sa labas. Kung ano pwede mag-work. Hindi, ang sabi ko nga, ang kailangan nito mga batang ito, yung concern din ng mga nagpapatupad ng batas. Kailangan ng batas may puso. Eh, itong batas na itong ganito, walang mo, Percy, walang puso, wala pang atay. Ha? Wala pang balung-balunan. Oh. Alam mo, Percy, yung sinasabi mo ng mga kabataan natin ngayon, eh, nalaso na ang mga isip niyan eh. Hindi. Nalaso na ang kaya ko hindi ako naniniwalang na, incorrigible ang mga Pilipino eh. May mga tao, kahit saang bansa, meron mga tao incorrigible. Nahiratin na kasi sa... Ang batas, pinaglalaruan. Simula nang maupo, si Cory noon, ang batas natin... Nababoy talaga. Nababoy na. Oh. Ngayon, eto ah. Eto. Yun nga, bakit natin itutuloy? Eh, nahirati na nga sa ilang... Hindi, ba't may pagpapatuloy? Di, i-correct. Yan, itama natin. Maganda yan, sinabi mo yan. Itama, i-correct. Hindi ngayon, katulad yung sasabihin eh, mga magnanakaw yung dati. Eh, ba't pinagpatuloy? Meron bang nagtutuloy? Abang dami! Cesar Montano lang, oh. Kung si Wanda Teo. Wanda Teo? Oh. Eh, wala na si Wanda Teo, eh. Wala na rin si Cesar. Ang pangalan na rin nun, hindi na Teo, eh. Ano? Wanda Tecas. Hindi naman. Kasi,
dapat nakasuhan yung mga yan. Eh, wala nga nagkakaso eh. Yun ang problema eh. Mga ginawa, dapat nakasuhan. Hindi pa ba ginawa yun on record, anak? Ha? Yun ang problema natin. Kailangan, yung sa implementation ng law, eto ha, yun lang curfew sa mga bata. Okay yun eh, disiplina. Pero kailangan may programa. Mm-hmm. Halimbawa, i-orient mo sila. Alam mo, yung may nagle-lecture sa'yo, si Imelda Marcos lang eh. Ha? Si Mrs. Marcos lang eh. Ilang beses ako nakaharap niyan eh. Oh. Naku. Maghapon niya kulang sa pag-lecture sa'yo. Mangangawit ka kay Mrs. Marcos, mga kaibigan. Gusto mo, hawak pa ng chok yan eh. Hindi madadala ka. Ha? Diba? Madadala ka eh. Dahil maghapon kayo, walang katapusan yun. Oo. Pero marami kang matututuhan. Hanggat nakikinig ka. Oo, marami kang matututuhan kay Imelda Marcos. Maliban na lang, tulog ka na. Diba? Isipin mo, apat kami yata, lima kami. Ha? Sa isang table. Doon sa ano ni Mrs. Marcos. Andun, kasama namin dalawang matanda. Sa kondo, sino? Yung Partido Komunista ng Pilipinas. Oh. Yung magkapatid na Dr. Jesus Laba, tsaka yung kapatid niya. Ang tagal na nun. Oh, doon, dito pa sa may tapat ng intercon eh. Oh. Eh, akalain mo eh, sa haba, ako na lang ang gising eh. Eh, tapos tuloy pa rin eh. Dumigi pa si Mrs. Marcos. Hindi, kasi kami nangyari rin sa amin yan. Oh. Sa Hawaii. Ah. Tulog na si Ambo. Oh. Sige pa rin, may chok pa, humawak. Oh, may ruler, may kwan. Lecture talaga. Talaga, ang lecture niya about that. O, di lalo bata. Gawin mo yung sa bata, tapos pakainin mo. Kasi alam ang mo, naghatid sa kanila dyan para sila magpalaboy-laboy sa lansangang gutom eh. Alam mo, yan ang isa sa magandang proyekto na gusto kong mangyari. Nagayahin yung curriculum ng Japan na yung first, tama. First year ng bata, first 3 years ng bata, puro honesty. Puro community, respect, pagiging respectful, yung patriotism, yung nationalism. Nakita mo mga Hapon? Hindi, pagsunod sa batas. Oo. Pagsunod sa community, pagsunod sa batas. Yan. Yan ang kanila muna. Wala silang mga academics. Wala. Wala. Ako nakita ko yung apo ko yung first year niya sa school. Oo. Color. Typewriting. Sulat na sulat. Hindi, sa eskwela, nagluluto sila. Maliliit pa. Oo, pero ha? Dito sa atin, nakita ko, nagastos agad sa unang pasok ng bata. Itinuturo sa kanila, pagluluto, paano mo aayusin yung mga table. Pinagkainan mo, lilinisin. Ginagawa nila lahat yung pati pagtatanim ng iluluto. Yes. Sa, nakita mo maliliit, marunong silang gumawa ng mga transistor, mga... Pagkatapos, merong occasion, dinadala sila ng teacher sa labas. Tuturuan silang tumawid. Yes. Ha? Paano nila? Wala natira ka sa Japan, ano? Tumira. Oh. Ha? Sa Japan. Matagal tayo dun eh. Kaya, alam mo. Yun ang gusto ko sana. Walang academics, ha? Oo. Yun sa, walang test dyan, walang bulletin. Wala. At saka dun, hindi pinupwersa ang bata na mag-aral. Kasi baliwala kung pupwersahin mo nga naman eh. Kaya hanggang sa paglaki, dala-dala nila yun. Tayo iba yung klase kinuha natin sa Western eh. Di ba nakita mo yung klase ng pagtuturo? Mm. May teacher, may tusino pa eh. Ngayon kahit doblin mo. Hindi, kasi alam mo nung araw, kulang talaga. Di ba? Kahit ngayon eh, kulang eh.